Forget to click the red button sa baba and yung notification bell sa tabi nito para update ka sa lahat ng videos ko, every post ko. So yun guys, for today's video is gagawa ako ng my first ever na beauty product. Ay, tama ba? Basta makeup tutorial. And ewan ko kung makeup tutorial ba to, pero ang mangyayari is gagaya ako ng isang Filipino beauty vlogger. And ang aim ko ngayon is makakreate ako ng makeup for men na ano lang, fresh lang yung look, gano'n. Kasi yun yung gusto ko ma-achieve ngayon, yung fresh yung look. And yun guys, so as of the moment, ito yung status ng face ko. Alam nyo naman yan guys. So, syempre may mga sumpa tayo dyan. Ayan. Isa yung palamig. Talagang pinaghandaan ko ang content na ito, tax. Ayan. So, lately ay kahapon is bumili ako ng mga beauty products, specifically makeups, ayun guys, and brushes para sa vlog na gagawin kong to. And, ayun, so nag-practice-practice kasi ako kagabi. And, ayan, ito yung picture ko kagabi na kung saan yun yung first ever na pagtitest ko ng products na nabili ko. And hindi ko alam kung na-achieve ko ba siya or what. But as of now, itatry ko siya ulit. Kaya papatagalin guys. So, papakita ko na siya guys. Wait lang. Isa sa mga napanood ko ay itong kay Ian O. Kay Ian O. Ang title ng vlog niya is Tutorial Affordable National Makeup for Men 2019. But sad to say, lahat na napamili ko is wala sa mga ano niya, sa mga ginamit niyang products. But ang purpose ko lang na panonood nito is gayahin yung mga basic na ginawa niya, yung proseso para kung paano mag-apply ng makeup para maging natural looking yung makeup ko. Ayun. So hindi ganoon syempre batak na batak or pak na pak ang makeup na kailangan kong i-achieve, ganun. And FYI lang, nung pinost ko sa my day ko yung picture kong ito, is yun, nag-react si mother. Ang tanong niya is, bakit nag-makeup na daw ako, ganun-ganun. So, ano, wag naman daw sana, ganun-ganun. So, gagawin ko yung vlog na ito, ma. I'm sorry, ma. I'm sorry. Ganun, Tony Gonzaga lang. So, ayan, so I'm wearing my polo shirt from Bellino. Basta yun. So, teacher-teacher na tayo. So, ginaya ko lang si Mr. Ian O. Hi po, Ian, Mr. Ian O. And Inglesero siya guys. Oh my God. Before that, ipapakita ko muna yung mga products na napinmili ko. So, these products, ayun guys. So, these products are from Zaka Store. Ewan ko lang kung meron marami siyang branches sa dito sa Pilipinas. Pero, ito po is napamili ko dito sa Olonga po. Ayan. So, near sa SM Olonga po. And of course, bumili ako ng... And guess what guys, napaka-affordable ng mga products nila. Bumili ako ng isang set ng brushes from MAC. Yan, worth 120 pesos. As of now, hindi ko pa alam kung paano siya gamitin, pero kagabi ito lang yung ginamit ko, itong powder brush. And meron din siyang eyeliner, brow brush. Ayun. So ito guys, beauty sponge. So nagamit ko siya kagabi guys, beauty sponge. Worth 50 pesos. 50 pesos siya guys. And of course, ito guys, ito yung isa sa hindi ko binili doon kasi galing ito sa isang friend of mine. Ayan, si Ate Chrissy. Hi Ate Chrissy, sobrang galing niya guys mag-makeup and na-inspire ako sa kanya. And ayun, so bigay niya sa akin to. Ayan, so requested by me. Sabi ko bilhan niya kasi galing siya Australia. Hindi ko alam, 3 months ago or 4 months ago. Ayan, so binili niya to from Australia and nagamit ko na ito kagabi, itong contour and the brighten. So meron siyang guide dito guys. So hindi ako ganun nahirapan. Ayan, so once again, thank you Ate Chrissy. Next naman is, the MAC Pure Mineral Powder. It's a pressed powder worth 80 pesos. Then, bumili ako ng liquid foundation from Maybelline. Siya guys. Maybelline Fit Me. So, it's matte plus poreless. Yan. Fit Me foundation worth 100 pesos. In the shade of 130. Ewan ko lang kung fit sa akin to or what. Kasi ano ako guys, tabi to. Acidic ako. So, ang sabi nila,
pag bumili ka ng foundation is dapat lighter sa skin mo. Kasi kapag na-apply siya sa skin, magda-darken daw siya. So ito yung packaging niya, yung bottle niya. Eh, ito yung loob. So pinipress siya, guys. Ayan. So before I apply it, sinishake ko muna kasi medyo nag-aano siya. Ayan. Maybelline. Bumili din ako ng concealer. Concealer from B Cover Concealer Skin Fit. So in the shade of number 2. Worth 50 pesos din siya, guys. So ganito siya. Ayan. So later magamit ko naman ito. And bumili din ako ng brow pen. So it worth 80 pesos. 80 pesos to, guys. So may isang side, ito yung side nung pencil. Ayan. Ito naman yung brush niya, pang blend sa kilay. Ayan. So may guide naman siya. So ito yung side ng yung brush. And also brush, pen, yung pen naman. Okay? So worth 80 pesos, guys. And bumili din ako ng primer. Mattifying primer from Black Opal Master Prime Mattifying Primer. Worth 40 pesos siya, guys. Ayan. So, ito yung nilalagay before pag-apply ng foundation. So, last but not the least, bumili din ako ng cheek and lip tint. Cheek and lip tint, guys. Ito. So, karamihan ang binili ko, guys, hindi branded, guys. So, don't expect. Magkano ba 50 pesos din ata or 60 pesos. Hindi ko masyadong ma-apply sa labi ko sa kasano kasi ang gaspang. Pahirapan dito. Pero, as of now, hindi ko alam kung gagamit ako ng kaunti lang naman na cheek and lip tint kasi hindi ko kailangan naman siya ng makula. Baka mamaya. Ayun, so, start ko na, guys, na mag-make. Ayun, so, yun, kinakaban ako, guys, kasi hindi ko alam kung ano magiging result nito. Pero sana, hopefully, maging maayos naman siya and effective. Let's get started, yun, guys. In fairness. Hello, it's Ian O, and today I'm gonna show you my updated makeup routine. This is what I do on a daily basis when I apply makeup. It's not that much different from the one that I uploaded 2 years ago. If anything, I feel like this is somewhat simpler because I've eliminated a few steps in my routine. So yeah, I hope that even if this isn't that much different, I hope that you still pick up a few tips and tricks maybe and, you know, check out a few of the products that are and the money that you use and like on a daily basis. So let's move on to the tutorial. So I've already done my skincare, I've already applied my moisturizer. I'll use the Solitec Acne Clearing Facial Moisturizer Gel. This one is for people with acne prone skin, but I've also So wala ko nun, guys, nung Celotech niya ata. Ano to? Celotech ba to? Celotech Acne Clearing Facial Moisturizer Gel. So wala ko nun, guys. Ang ginamit ko kanina ng shower ako is Kojic Soap lang. So now I'm gonna prime my face using the ordinary high adherence silicone primer. Make sure I press it in so that... Okay, so gumamit siya ng the ordinary high adherence silicone primer. So wala tayo nun, guys. But yun, guys, so nag-primer na siya. So gagamitin ko muna ito. So ito, guys, yung sabi ko nga yung primer na nabili ko from Black Opal, the Master Prime Mattifying Prime. So it's para siyang gel. Ayan, so ayan. So sabi din, hintayin daw matuyo 5 to 10 minutes para talaga mag-set sa face. Ayan. Ewan ko lang, guys, kung narinig yung sa background, yung ulan. It's raining outside kasi eh. Okay, so tapos ako mag-apply, guys, nung primer. Okay, so hintayin lang daw na mag-set. Or matuyo. Foundation. Okay, foundation is yung guys. I use, 2 foundations, and it was for 2019, and I'm sure so you didn't see how to sound you got one product that not so nice for you think you like a hair to like okay, so, yeah, mag-apply niya siya, guys, ng foundation. So, meron siyang gagamitin dalawang shade ng foundation. Isa is from Maybelline and isa sa CoverGirl. Ayun. So, ewan ko bakit ganun. Pero, yun nga, sa pinakita ko, guys, ang mga gamit ko ngayon is this one. Yeah, Maybelline Fit Me. At least, pasok yung isa sa mga ginamit niya. So, tingnan natin kung paano siya mag-apply ng foundation. Coverage isn't really that good. However, I like that it's matte. I love. It's too neutral for me.
Okay. Okay, so, yun, nakita nyo guys yung pag-apply niya ng foundation. So, mula dito, T-zone lang ito, ito, dito, saka dyan. So, mag-apply na ako guys. So, dinaliri niya lang guys. Shake, shake, shake muna natin. So, konti lang dapat pala. Okay. Ano ba ito? Ito siya guys. Shit, beauty vlogger na talaga. Ito siya guys. So, di ko alam. Parang sobrang light sa akin talaga nito. Oh. Nakakatakot. Okay, so... Ah, shit. Ang putik talaga. Sabi nila, ate, okay to. Good luck, Dan. Diyos ko. Dinaliri niya lang. Dami pa nito. Oh my God. Sana maging effective. Pero pag na-blend naman siya, hala, sobrang puti. Yan, yan siya guys, yung shade niya. So, gagamit na ako ng beauty blender. Ang puti pala nito. Oh. So, ang sabi nga ni Ma'am Michelle, blending is the key to success. So, hindi ko shade ito. Hindi ko lang alam ha, kasi... But don't worry, mayroon namang pang contour. Puti! Ah, di ba? Bawiin natin sa ano yan. Contour. Walang alam ha, puti eh. Basta kanyang fit. Walang eh. Blend, 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 blend. Puti, ang puti. Hindi ko alam kung dahil sa ilang. Hallelujah, hallelujah. Okay, so okay na siguro ito guys. Maputi lang siya guys saan talaga. Maputi niya. Pero nakaka-fresh. Okay. Okay, so tapos na ako guys mag-foundation. Okay, so ito guys yung foundation. I'm gonna set my under eyes now and I'm gonna pat just to make sure that I don't have creases. I'm using the yellow, the banana shade, and the Wet n Wild Mega Glow contouring palette. Sorry, it's so dirty. I'm gonna use that to set my under eyes. Sorry, it's dirty. Usually if I don't brighten my under eyes, and I try to whatever's left on the sponge, I... Ginamit niya. I'm using the yellow, the banana shade, and the Wet n Wild Okay, wala ako na. Oh my God, nandami ko. Sorry guys, madami pa akong hindi alam na beauty makeup products. Sorry guys. So, yan. So, as of now, yung pala kung tama yung gagamitin ko. Siguro, yun. Finishing blues, ano daw. Para hindi daw mag, ano yung, ano niya. Pagamit ako nito. The MAC Pure Mineral Powder. Yung pressed powder from MAC. Kamitan lang ko ng brush na ganito guys. Tapos pinataktak nila para mas ano, para hindi ganun kadami yung product na nilalagay. Okay, so dinry niya kasi nga powder. Okay na yun. Wala tayong ano eh. Next naman. Okay. Whatever's left on the sponge, I apply it on my lids because I have very, very
discolored eyelids. Now I'm moving on to contour, and I'm using the BLK Cosmetics contour liquid in the shade Amber. The first time I used this, I thought it was too light, but then I saw my face. Okay, so wala akong liquid contour, so magpa-powder na lang ako. I'll be using this one. So guys, itong brown na to, na yun ang sabi dito. Yun daw is for contour. So sundin na natin ang mga ang nakatataas. Ito siya guys. So gagamit ako ng brush kasi dapat manipis lang dapat siya. Ito na lang gagamitin kong brush. Itong brush. So lahat ang nagamit na siya guys. Kuha lang ako ng ito. So apply lang tayo dito sa nose. Nose line. Diba marunong ako mag-drawing dan? Ayan. So alam mo yun dapat okay. Ilagyan niya rin dito. Oh, diba parang anong nangyari? Grabe na lang ako ng malaking brush. Dito sa taas. Yun na guys, ito na yung kaya ng power ko. Not bad, oh my god. Oh, di ba nabawasan, parang nabawasan yung yung puti. And guys, so tapos na ako mag-contour, okay. Nakakaloka. Next naman is... This is my spots. my acne. I use a liquid product to make sure that you don't set your face just yet, especially if you have dry skin. So nag-powder siya guys. So I'll be using again this MAC press powder. Gamit ako nitong Brighten. So sa base dun sa na-search ko, ginagamit siya dito. Guys, I'm done. Pwede siya nag-apply ng concealer. Okay, so gagamit tayo ng concealer. Ewan ko, di siya gumamit ng concealer, guys. Okay, so ito yung concealer, guys. Ay, maamoy. May amoy. Lahat na kayo. So, isi-set ko lang siya ulit, guys. Okay, so next naman, mag-mix na lang natin yung... This brush here, I love it so much this one. Because it's the right color for my skin. I really don't like the person who uses blush. I don't like it when people can tell that I'm wearing blush, but when I'm using that other one, but as natural as possible. And that one's very natural. It's matte. It doesn't have sheen. It's something you can teach in her heart. So yeah, so I put it on my cheekbones. I'm really supposed to apply it on the apples of the cheek, but for me, I don't want to do that, especially since I already have. So nag-apply siya ng blush, guys, dito. Saka pinapadaan sa idong, sa nose bridge. So, I'll be using this shade. Ito na sa pangalawa sa taas.
So, dab-dab-dab lang daw. Oh my God. Ah! Masyado pa na girl. Masyado lang matuan. Grabe naman itong kulay nito. Ba't niya na? Para ka nang suntok, girl. Parang drunken. Parang ano, sinapak. Ayan, so okay na yun, guys. Ay, nako. So, next month. A little bit more or less it. I'm gonna set my face with a setting spray. I use the NYX Matte Finish Spray. Hindi ko nakabili ng setting spray. Oh my God. Need to learn now. This has been my OG. I feel like it looks like a lot more natural. I'm just feeling the tail of my brow. Okay, so nag-eyebrow na siya, guys. We're using this, guys. So ayusin muna natin ang ating kilay. Hindi patay ang aking kilay, guys. So, fill in ko lang naman yung kulang. Okay, so ito yung may kilay, ito yung wala. Ah, di ba? Ah, shit. So, yun guys. Ayan, so nalobat kasi yung camera ko. So, ito, lumibat muna ako sa camera phone ko. Ayan guys. So, ito na yung kilay ko ngayon. And ito yung makeup ko ngayon. Oh my God, nakaka-fresh siya in fairness. Ayan, so last but not the least is gagamit ako nitong lip and cheek. Hirap niyang i-apply kasi. So yun guys, ito na ang final look ko. Okay guys. So yun guys, thank you for watching this video naman dulo. So yun guys, dito na pala itatapos ang video ito. Guys, kung may mga questions kayo regarding to this video or reactions, i-comment mo lang yan sa baba and sagutin ko yan guys. Thank you guys for watching this video and for more videos, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel para sa mas madami pang videos mapapanood ninyo guys. Thank you guys for watching. Bye-bye!